prepared themselves towards challenges outside. Like for instance, if you wanted to prepare yourself towards college, then be prepared towards that. Or if you wanted to work, then be prepared towards that work. Or if you wanted to open up your small business, then be prepared towards that. And then, if for instance, you are geared towards working, then we offer you a work culture, a work setting environment, where you can already feel and be part of that environment. So that when you are ready, when you finish grade 12, then you are ready to assume work outside. Thus we also connect. Yun yung paradigm. Different schools, different private schools have their own models. They have different practices. They have different ways of doing it. Ang DepEd naman allow us to do that for as long as align lamang tayo sa gusto nila. The next, nasa design na. Ang kagandahan lamang kasi ng private school, katulad namin, meron kaming liberty to design what we want for as long as hindi lumalayo doon sa DepEd formula. Hindi kagaya ng public school, limited sila. Hindi sila pwedeng gumalaw. Kasi kung ano yung sinabi ng DepEd, yun ang susundin mo. Yun yung kagandahan. Ang problem lang at challenge lamang ng GIC at ng ibang tertiary enrollment. Kasi, alam naman natin ang private school, dependent yan sa tuition. Survival mo, dependent yan sa enrolling. Kapag wala kang enrolling, wala kang business. Yun yung problema. DepEd would come in, sabi na, don't worry, you will have enrollees. Promise, bibigyan natin kayo ng enrollees. Okay, fine, accepted. Pero ang problema naman is, bibigyan mo nga kami ng enrollees, hindi naman magbabayad yung enrollees sa amin. Paano mabubuhay ang private school? Okay. Bibigyan ang voucher system worth 22,500 for a year. Born out of the budget of DepEd. Kaya lang, ang problema sa voucher system naman, while maganda siya, eh paano kung ang tuition namin ay 95,000 or 100,000? Eh kaya lang ng bata, eh bibigyan lang ng government ng subsidy ng 22,500. Sino mabayad ng balance? Yung bata. Dahil ang ibigay na ng DepEd, yun lang. Another challenge for private school is, okay, tanggap na namin 20,500 na voucher, kailangan namin makukolekta after a year. So, gastusan muna namin yung sweldo ng teacher, gastusan muna namin ang lahat-lahat, ang ganyan. Tapos pag nakapag-graduate ka, nagbigay mo sa amin ang final grade ng bata, that's the only time na babayaran ka namin. Yun yung proposition. Ang reklamo, hindi naman reklamo, hindi ang sentiment ng private schools, ano kami magsusurvive kung gagastan muna namin ang lahat ng gusto niyo mangyari? Ano naman kami mabubuhay? Yun naman ang konsepto na issue ng mga private school. So dito umiikot yung laro na K-12. Huwag na natin munang pansinin si Trillanes sa kanyang reklamo sa K-12. Kasi alam naman natin statement lamang yun because he's running as Vice President. Kasi ang aking sentiment naman, bakit ngayon ka lang nagsasalita tungkol sa K-12 and dinilibrate naman ito sa Congress? At bago pirmahan ito, kasama ka naman doon sa nag-deliberate. Bakit ngayon? Yung konsepto ng the principles and framework of K-12, maganda siya. Maganda siya. Minus the problems lang, maganda siya. Bakit? Once, for the longest time, we would get the recognition we finally deserve as Filipino. Pride yan. Yun mo, pagpunta ko sa ibang bansa, tanggap ka at par with the rest of the professionals because we maintain, when we become members of the academic consortiums and treaties, na at par with everyone. Say, if our Filipino graduates here, then he can work in any of the parts. So, maganda pa rin dahil sa ASEAN integration, ASEAN. There's no other countries. One ASEAN currency, one ASEAN education, one ASEAN business, one ASEAN everything. So malaki ang pakinabang ng Pilipino pagka dito. Kasi you'll be accepted in any parts of Asia as one. And when we are accepted as one Asia, then we can benefit the world. Then we are at par with everyone. Hindi na pwedeng maging domestic helper lang ang Pilipino.